ang message ko sa millennials ngayon na hindi na nakakaintindi tungkol sa martial law, ay sana wag na nilang kalating pa na maganda ang martial law, kasi kami ang magpapatunay, kami mga biktima ng martial law, ang magpapatunay na hindi kami nagagandahan sa martial law. Dapat ang tingnan ninyo ay una, kung bakit nagkaroon ng martial law, sino ba yung mga nasa likod ng martial law na yan, at ano ang nangyari sa ating mga Pilipino noong panahon ng martial law. Kami po, sa bahagi namin, ang kapatid ko ay nakulong, pinatay sa loob ng kulungan. Ako, ang asawa ko, ang kapatid ko, ang mga asawa ng dalawa kong kapatid ay nakulong din. Inalisan kami ng mga basic rights na tinatawag, mga karapatang pantao. Eh kasi pag nagsalita lang kayo ng konti laban sa mga patakaran ng gobyerno, ay kayo ay komunista na, ang tawag. So, may mga pinatay, no, kamukha ni Father Anton Fabali. Yung ngayon na naman, meron na naman silang pinatay, si Father Pops Tentorio, na ang mga pumatay ay mga paramilitar, no? At ang tingin namin ay kinakadil sila ng AFP. May mga nawala, may mga dinukot. Hanggang ngayon ay hinahanap namin si Father Rudy Romano, na nagsalita din ng martial law laban sa mga ginagawa ng martial law regime. Sa taya po ng selda, noong 1986, pag-alis ni Marcos, ang nabilang po namin mga kinulong ay 120,000 sa 14 years ng martial law ni Marcos, no? Kung demokrasya man tayo, kasi sinasabi yun na demokrasya ito, eh basta may counter-insurgency na labanan ng gobyerno, ang mga lumalaban sa mga patakaran ng gobyerno na hindi maganda para sa tao, eh lagi yung may impunity na mangyayari at laging may killings na mangyayari. Hindi yung natin dapat payagan ito. Sana ang una nilang gawin ay yung usapang pangkapayapaan para marinig talaga kung ano ang gusto ng mamamayan at pakinggan sana sila.